A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngala ni Allah, ang mapagpala, ang mga babgin, ang maawain, ang lahat ng papuri ay kay Allah lamang. Ang Panginoon ng mga nilikha, naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng mga propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng mga taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghukom. Mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati na siyang pagbati ng mga Muslim at ginagamit ng lahat-lahat ng mga propeta, binabati ko po kayo na ang kapayapaan ay sumasa inyo at pagpapala ang habag ni Allah na tagapaglikha. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat ni Allah na binigyan niya tayo ng pagkakataon dito upang tayo ay magkita-kita. Dalangin ko kay Allah na may bigyan niya tayo ng biyaya maging sa pamilya natin sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa PANAR Islamic Cultural Center na may bigyan nila ng biyaya ni Allah na tagapaglikha. At gayon din sa lahat ng mga taong nandito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, mga mahal na kababayan. Mga mahal na tagapakinig, ang topic ko po natatalakay natin ngayon ay tungkol po kung sino si Satanas. Ang paniniwala namin kay Satanas sa reliyong Islam at sino si Satanas sa ibang paniniwala. Mga mahal na tagapakinig, bilang isang Muslim na sumusunod at tumatalima sa kautusan ni Allah na tagapaglikha, mga kapatid, ang paniniwala po namin kay Satanas sa pananampalatayang Islam, si Satanas po ay nilikha sa apoy na walang usok. Mga mahal na tagapakinig, si Satanas po ay nilikha sa apoy na walang usok. Pero sa ibang paniniwala, mga mahal na tagapakinig, si Satanas daw ay isang anghel. Mga mahal na tagapakinig, hindi ko sasaktan ang inyong sarili, mga mahal na tagapakinig, o inyong mga isipan, inyong damdamin, bago sa kayong magsasabi lang ng katotohanan. Sa pananambalatayang Islam, si Satanas po, ang pangalan niya ay Iblis. Sa ibang pananampalataya, pinangalanan daw siya ng Lucifer. Tingnan natin mamaya. Papaliwanag ko muna ang foundation namin sa Islam. Ang paniniwala namin kay Satanas sa Islam. Si Allah na tagapaglikha, mga mahal na tagapakinig, ay lumikha ng tatlong uri ng mga bagay upang sambahin lamang siya. Tatlong uri ng bagay na upang sambahin lamang si Allah. Ano ito, mga mahal na tagapakinig? Una, nilikha ni Allah ang anghel. At paano nilikha ang anghel, mga mahal na tagapakinig? Nilikha po ni Allah ang anghel sa pamamagitan ng liwanag. Ang anghel, nilikha po ni Allah sa pamamagitan ng liwanag. At ang jin, ang pangalawang nilikha ni Allah, ay nilikha po sa apoy na walang usok. At kasama na po doon si Satanas. O ang pangalan niya sa wikang Arabic na tinawag siya ni Allah, Iblis, mga mahal na tagapakinig. At ang pangatlong ginawa ni Allah upang sambahin lamang siya ay ang tao, Propeta Adam. Ginawa niya sa malagkit na putik. Mababasa natin yan sa Surah Al-Araf, chapter 7, verse 11 hanggang verse 13. At mababasa natin yan doon. Ang tatlong bagay na nilikha ni Allah para upang sambahin lamang siya. Ang mga anghel, nilikha ni Allah na walang free will. Sunod-sunuran lang sila ni Allah. Ang jin at ang tao ay binigyan ni Allah ng free will na pwedeng sumunod,
pwedeng hindi sumunod. At kabilang na rin doon, si Satanas, na bilang isang topiko natin dito, kung sino talaga siya. Bakit ba nagkaroon ng masama? Mga mahal na tagapakinig, si Allah na tagapaglikha ay hindi po siya gumawa ng masamang bagay. Puro po mabubuting ginawa niya. Si Satanas, o pinangalan sa wikang Arabic, siya po ay ginawa ni Allah na magandang bagay. Siya po ay devoted na sumasamba kay Allah na tagapaglikha. Ngunit, kung bakit siya naging masama, ganito na ang nangyari, mga mahal na tagapakinig. Nung ginawa ni Allah ang tao, dito na ngayon, naging masama si Iblis. Babasahin natin po sa Sura Al-Araf ang pangyayari dito sa banal sa maluwalhating Quran, mga mahal na tagapakinig. Mababasa natin yan. Kung sino si Satanas, bakit siya naging masama, at sino yung tao, at bakit siya nagkaganito. Si Iblis, na tinatawag na Iblis. Sa wikang Arabic, tinawag po siya ni Allah na Iblis. Basahin natin, Sura Al-Araf, chapter 7, verse 11. At para maliliwanagan po tayo, mga mahal na tagapakinig. Ganito po ang nangyari kung bakit siya naging masama. Dati-rati, hindi pa nilikha ang tao, siya po ay devoted na sumusunod, sumasamba. Kaya Allah na tagapaglikha, mga mahal na tagapakinig, ang lakas ng hangin. Ang nangyari, mga mahal na tagapakinig, ganito po ang nangyari. Basahin po natin, Sura Al-Araf, chapter 7, verse 6. Verse 11 to 13, mga mahal na tagapakinig. At katiyakang, anong sabi dito ni Allah na tagapaglikha? At katiyakang aming nilikha kayo ang inyong amang si Adan. Nilikha niya ni Allah ang mga tao, si Adan. Kayo nilikha niya sa pamagitan ni Adan. Malakit na putik. At pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog ang marangal. Ang marangal, mga mahal na tagapakinig. Nahubog ng tao. At pagkatapos ay aming winika sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Anong sabi ni Allah na tagapaglikha? Magpatira pa kayo kay Adan. At sila'y nagpatira pa maliban kay Iblis. Si Satanas. Maliban kay Iblis. Hindi po sila nagpatira pa kay Adan. Hindi po nagpatira pa si Iblis kay Adan. Pero yung mga anghel na sunod-sunuran ni Allah ay nagpatira pa po sila. Na nasa lipo ng mga anghel. Si Iblis daw ay nasa lipo ng mga anghel. Siya ay tumanggi na mapabilang doon sa nagpapatira pa. Verse 12. Si Allah ay nagwika. Ano ang humadlang sa iyo, O Iblis, upang ikaw ay hindi magpatira pa nang ikaw ay aking pinag-utusan? So, bakit daw siya hindi nagpatira pa? Tinanong siya ni Allah. Eh, si Allah, kahit hindi siya magtanong sa iyo, ay alam niya ang nasa puso mo, ang laman ng iyong puso. At nangyari, mga mahal na tagapakinig, sabi ni Iblis. Si Iblis ay nagsabi, ako ay higit na mabuti kaysa kanya. Ni Adan, tayo. Mahigit daw na mabuti si Iblis kaysa sa atin. Bakit? Mga mahal na tagapakinig, bakit? Ako ay nilikha ninyo mula sa apoy. Dito na naging masama si Iblis. Ako ay nilikha ninyo mula sa apoy. Which is ang anghel ay nilikha sa liwanag, mga mahal na tagapakinig. At ang tao ay nilikha sa putik na malagkit. Follow up mo, brother. Question, follow up. Pamaya. Sino yung may makatanungan dyan, mga mahal na tagapakinig? Welcome po. Magtanong na po kayo sa mga napagdudahan nyo, mga pagdududan nyo sa pagiging Muslim namin, mga mahal na tagapakinig. Sino pong magtanong dyan? Sino pong may mga katanungan dyan, mga mahal na tagapakinig? May regalo po kami. Marami ito. Wala pang ubos. Kaya, Brad? Nagtanungan ka? Brad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paano ba maging Muslim?
Ha? Paano ba magiging Muslim? Mamili ka na lang, bro. Ang ganda ng katanungan ng ating kapatid. Para po ito sa lahat. Ang katanungan po niya, paano daw po ba maging Muslim? Paano daw po ba maging Muslim? Sa pananampalatayang Islam, mga mahal na tagapakinig, napakadali lang po mag-Muslim. Tatanggapin mo ang nag-iisang Diyos na lumikha sa sanlibutan, nang lumikha sa buong kalangitan. Tatanggapin mo na sumusunod ka sa mga propeta na sinasabi nilang sambahin ang nag-iisang Diyos at magsasyahada ka sa wikang Arabic, Asyhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. At ako ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ni Allah. Tiyak, ikaw po ay Muslim. At doon na natin pag-aaralan ang mga gawain bilang isang Muslim. At ang gawain ng Muslim ay ang pagdarasal. Sa wikang Arabic ay salah. So pag ikaw ay Muslim na ngayon, ikaw ay magdarasal. Ilang beses ba magdasal sa isang araw? 5 beses po. Alhamdulillah, 5 beses ka magdasal sa isang araw, ay malayo ka na sa impyerno. Walaikum salam, marakutullah. I hope I answer your question. Sino pa po ang may katanungan dyan, mga mahal na tagapakinig? Welcome po kayo. Ulitin ko, ang tanong ng ating kapatid kanina, paano daw mag-Muslim? Ah, madali lang, mga mahal na tagapakinig. Sumaksi ka lang sa nag-iisang Diyos na si Allah ang naglikha sa buong sanlibutan at sumusunod ka sa lahat-lahat ng mga propeta at hindi ka susunod na ang propeta ay Panginoong Diyos, ay sigurado, Muslim ka, mahal na tagapakinig. Sino pang may katanungan dyan, mga mahal na tagapakinig? Handa po kaming sagutin. Ikaw, Brad. Tanong po kayo. May regalo po. O kaya tayo magtatanong. Ay, Brad. Tanong. Kahit anong takatanungan. Ay, Brad. Ikaw, Brad. Kayo dyan, Brad. Baka may katanungan kayo. Mga doubtful ba na mga katanungan? Bakit ang Muslim ganito? Bakit ang Muslim ganito? No problema. Open forum tayo, mga mahal na tagapakinig. At saka kung kayo ay magtatanong, may regalo po kaming ibibigay sa inyo. Magtanong lang. Oo. Magtanong lang, may regalo na kayo. Ay, Brad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang gabi po. Ang tanong ko po about po sa regarding po sa pag-aasawa sa Katoliko po. Kasi nakikita ko po sa Katoliko, madami pong nakita ko sa sektang religion na hindi Muslim. Saka lang nagpapakasal kapag nagkaapo na. Minsan yung apo na matanda na, saka lang nagpapakasal. Mababasa po ba 'yon sa Bible na saka lang magpakasal kapag nagkaapo na sa Bible ng Kristiyano po? Salamat po. Alhamdulillah, ang ganda ng katanungan ng ating brother. Dito sa Biblia, mga mahal na tagapakinig, which is bawal po maglibiin. Bawal po maglibiin na hindi pakasal. Ano ang kaparusahan? Putol ulo, batuhin ka hanggang sa mamatay. Dito, mababasa sa Biblia. Mababasa dito sa Biblia, pugot ulo, pag naglibiin ka na hindi ka nagpakasal, asigurado. Dito mababasa. Pero hindi ito sinusunod ng karamihang mga sekta ngayon na nag-agawan pa sila sa Biblia. Ang iba sasabihin nila may 73 books, ang iba 66 books, marami pang version. Ang nakasulat sa Biblia tungkol sa pag-aasawa ay bawal po, forbidden po yung maglibiin na hindi kasal, magganyan. Nako, mga mahal na tagapakinig, mababasa natin sa Biblia yan. Pero dito sa Quran, which is napakaklaro, bawal din po mag-asawa
mag-live-in o magsama, mag-asawa-asawa lang, kunyari, mag-live-in, ay bawal din po. Pugot ang ulo, mga mahal na tagapakinig. I hope you are, I answer your question, brother. Sino pa po yung may mga katanungan dyan? Malamig na yata ang panahon eh. Ikaw, Brad, may katanungan ka dyan? Kayo po dyan, brother. Baka may katanungan kayo. Pwede pong magtanong. Anong oras na ngayon, Brad? Alas 5 na? 5, 5, 6.